Hello guys, what's up? Magandang buhay po muli sa inyong lahat. GONZALES po, nandito po ako uli sa aking kwarto. Ayan, medyo talagang lumiit ang aking kwarto ngayon. Ngayon, meron na naman akong ipapakitang tricks or tips sa inyong lahat para maka-menos ng space or less kalat na rin. Di ba? Let's go, tara. Panoorin natin. Ayan guys, tingnan nyo, mapapansin nyo. Ayan, pagbukas ko ng drawer ko is, yan, nandyan lang na, tingnan mo naman. Diba? Ang gulo-gulo. Oh. Diba? Puro plastic. Kasi namili ako kahapon. Bumili ako ng mga kung ano-anong anik-anik na pwedeng makain. Ayan. Ang daming plastic. Kasi more on plastic pa rin dito. Sa ibang lugar naman is wala nang ayaw na nila ng plastic. Diba? Kaya may papakita ko sa inyo. Ito ay naman ako pa sa aking nanay. Mama, shoutout sa'yo dyan, Mama. Ito, natutunan ko po sa kanya to. Panoorin natin at papakita ko po sa inyo kung paano siya imisin o ligpitin para naman hindi siya gulo-gulo. Tara, let's go. Panoorin natin to, guys. So, ito, guys. Yun nga, yung mga plastic na gulo-gulo. Kasi pagbukas mo ng drawer, makalat, sobrang ano, kailangan natin ang medyo malinis naman at hindi siya magulo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano niya kung paano ititiklupin ito ng maayos para hindi naman siya gulo-gulo. Natutunan ko po ito sa aking nanay, si Mama Nelia GONZALES. Shoutout sa iyo, Mama. I love you. I miss you so much. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano siya tinupi at hindi na siya gugulo. Una, siyempre ito, ang karamihan naman ng mga plastic bags is talaga naka-design talaga siya ng ganyan. Bag talaga siya. Parang sando. Style ng sando. Tulad ko. Parang ganito. So, ganito lang guys. Nakatupi na talaga siya ng ganyan. Ayan, meron talaga siyang parang margin. Nandiyan na talaga siya. So, tutupiin lang natin siya ng ganun. Ayan. Ipa-plat natin siya at ipo-fold. Folded naman siya. Kasi kung igaganon mo lang siya, tutupiin mo siya na paganyan, medyo lumulobo siya kasi may hangin. Magkakaroon siya ng hangin doon sa loob. Ayan. Ang pangit na tingnan. Tapos bumubukas. So, ganito yung gagawin natin. Ilapat natin siya ng ganyan. Hold mo siya ng ganyan. Una, ayan, di ba, ganyan. Una, hold mo siya ng kalahati. Hold mo ng kalahati uli. So, magiging pahaba na siya. Ayan, pahaba na siya ng ganon. So, yung hangin ngayon, mawawala siya dito dahil nandun, sumisingaw papunta ron sa labas kasi nandun yung butas ng ano niya. Yung pinaka-pintuan ng bag niya. So, yun. Pupold natin siya as, ano ba tawag dito? 45 degree. 45 degree. Ayan, ganyan. So, magiging ano siya? Rectangular siya. So, yun. Tupiin lang siya ng ganon. At folded. So, yung hangin ngayon, hindi siya nai-stop dahil papalabas siya na papalabas yung hangin doon. Hindi siya may ipon dito sa loob. So, yun, oh. Folded mo siya ng ganyan. Line by line naman din siya. Ayan. So, hindi ka madali lang siya, guys. Ito talaga natutunan ko sa aking nanay, sa aking mami na sobrang miss ko na siya. Ayan. So, pag end niya nung ganun, meron siyang parang packet doon sa pinakadulo. Doon mo siya ngayon isusok-sok yung dulo. Yung hawakan ng bag. Oh. So, ganyan na yung itsura niya. So, rectangle na siya. So, maliit na lang. Madali na siyang ilagay doon. So, hindi siya masyadong makalat. Diba? Ganun lang, guys. Hold mo lang siya. Kahit nakayupi na siya ng ganyan, diba? Karamihan naman, diba? Pag na ano, lahat nag-
pag ginagamit, di ba, ganyan, yuki-yuki na siya. So may naka-design talaga siya as a sando bag, kung tawagin. Medyo ipopold mo lang siya ng ganun. Babanatin mo siya ng daliri natin. Dali na lang siya kasi naka-design talaga siya as a ganun talaga yung tupian niya. Ganun lang ulit. Fold mo siya ng 1/2. 1/2 folded. And then 1/2 again. Magiging straight na siya. Press mo siya ng ganun para yung hangin doon sa loob lumabas. Para madali siyang i-fold as a rectangular. Ganun lang siya guys, kadali, simple, easy tips for the convenience. Para hindi magulo, hindi siya messy. Miserable. Yun. Pag medyo mahaba naman siya, hindi makasuksok doon, pwede mo siyang tupiin para magkaroon siya ng lock. Hindi siya babalik. So yun, naipit na siya doon. Ano lang? Para paglagay sa drawer, pag tingin mo sa drawer, hindi siya dumakalat. Ganun lang palagi. Para hindi makalat na ang mga plastic. Kasi itong mga plastic na to is magagamit namin to lalo dito sa amin ngayon is ang garbage bin. Ang garbage bin namin ay nasa baba. Nasa ground floor pa. Kaya kailangan munang i-plastic yung mga katsara. It's mean katsara in Arabic. Katsara is yung mga tinatapo na yung mga patapo ng mga basura. Kailangan mo lang tupiin para hindi siya magulo. Tingnan. Ganun lang siya guys. Very easy. So yun guys, so hindi na siya makalat. Tingnan mo, pag bubukas mo ng ganun, so, di ba? Kaysa naman punong-puno kanina, di ba? Nice, sana na nakatulong ang munting tips ko para sa inyo sa mga plastic na medyo messy, mga nakakalat. Sana nakatulong tong idea na mula at natutunan ko sa aking nanay. Kay Mama Nelia Gonzales, mega shoutout sa iyo Mama Nelia Gonzales, ma, I love you so much. I miss you. Yun nga guys, sana nakatulong to sa inyo. Thank you for watching at sa mga viewers natin diyan, kung hindi pa kayo naka-subscribe kay R. Gonzales, ano pang hinihintay? Click the notification bell and subscribe button. Subscribe na kayo para updated lagi sa mga video. Thank you for watching. R. Gonzales. Woo!